Dito sa mga at least dun sa two cases na nilabas ng ating chairman, nakikita na yung mga statistics na nire-report ng BNP ay kasama yung mga ganitong mga kaso. So, kaya nga ako I question the wisdom, bakit itong mga nasa baba ang tinitira when in fact, kung yung mga drug lords na malalaki, identified nyo na. And ito, based on the two testimonies, or for that matter, at least yung kay Mary Rose, parang naglilinis sila ng mga connection nila dun sa drug links at dun sa mga drug syndicates. So, bakit ganun yung naging strategy natin na dito sa pagsugpo nyo ng illegal drugs? Bakit yung mga mahihirap, yung mga pusher na in this case, sila pa yung mga nagre-recycle ng mga droga, and in the case of Hara kanina, yung tatay na damay din, tapos yung Peter Lim na yun yung in-identify nyo na talagang isa siya sa national drug lords, nakausap pa mismo ng presidente, and ngayon he is walking freely. Tapos yung mayor na ipinarada natin, na sinasabi natin isang malaking drug lord, bumalik na rin sa probinsya. So yun yung hindi maintindihan dito sa tactics and for that matter itong strategy ninyo. So paki-explain nga, sir. Your Honor, yung ating pong kampanya sa Dugay, walang pili. Mayaman ka man, mahirap ka man, pulis ka man o civilian, pag ikaw po ay kasama sa illegal na droga, talagang inoperitan ka namin. Number one po, let me explain. Yung case po nung mayor ng Albuera, si Mayor Espinosa, kaya po siya nakabalik sa kanyang pwesto. Dahil right after nag-surrender siya, wala po kaming haawak na warrant of arrest para i-detain siya. Now, hintayin na lang po natin, lalabas yung warrant, kasi pag-surrender niya, nag-serve kami ng search warrant doon sa kanyang bahay, marami tayong nakuha mga armas, marami tayong nakuha around 12 kilos na shabu. Sigurado ito, pinailan namin ang kaso at paglabas ng warrant, huhuliin po namin siya. Sa ngayon po, why nakabalik siya sa pagiging mayor, siguro tanungin natin yung DILG, kung anong status niya. Basta kami, on the criminal side, on the criminal aspect of him, wala po kaming hawak, may panghawakan na para i-detain siya at pigilan siya na bumalik ng pagiging mayor. Okay. So, which brings me to my next question. So, itong narco list na sinasabi, ano ang basis nito, at least doon sa barangay level? Dahil, kunyari, sa AFP, meron tinatawag na order of battle, ito, binabalidate ito, tinatriangulate ito ng iba't ibang mga agencies. Yung dito sa PNP, ano ang basis, sir, netong mga narco list na ito? Binibigay ba ito ng mga barangay captain? Or paano nyo ginagawa ito, General? Ito po ay combination na po, Your Honor, sa mga listahan na binigay ng mga barangay kapitan ng BADAC at saka yung listahan na galing sa police station. Itong mga nasa lista ng watch list po natin sa mga drug personalities. So anong wala rin tayong pinanghahawakan sa kanila, in short, sir? When you say pinanghahawakan na hard evidence, yeah, wala po. Kasi kung may hard evidence tayo, hindi lang watchlist yan. Talagang pinailan natin ang kaso. Okay. Marami po tayong alam kasi na nag-operate dyan based on reports sa intelligence na talaga sila ang involved. Pero iba po yung intelligence, iba yung investigation. So anong ginagawa natin, sir, doon sa mga nagsosurrender? Pag kinakatok natin sila na nandoon sila sa listahan, magsosurrender sila, anong plano natin gawin, sir, sa kanila? Para doon po sa mga users, Your Honor, alam naman po siguro natin lahat na tayo po ay kulang sa drug rehabilitation center. Kulang po tayo sa infrastructure to cater to these numbers of surrenderers. Ang ginagawa po namin,
is binalik mo na. After ng surrender nila, pinaprocess namin sila, kinukuha ng data. Then after that, binabalik namin sa barangay kung taga saan sila. And we request the barangay captains, the barangay officials to monitor these people, to let them report even twice a day, once in the morning, once in the afternoon, para ma-monitor kung sila ay bumabalik sa kanilang dating gawi sa paggamit ng druga or pagbibinta ng druga. That's the most that we can do for the moment, Your Honor. Well, naiintindihan ko, no? But yun na nga, may mga reports din dito na yung mga nag-surrender na in just a couple of days, eh sila naman yung mga tinutumba na sir, ano? So, paano yan? Your Honor, marami po kasi nag-surrender for convenience dahil takot siya, gusto lang nila ipakita na nag-surrender sila para hindi sila habulin ng pulis. Now, ngayon, the following day, nagkakandak ng bypass operation ng pulis, sila na naman ang involved at lumaban sila, kaya sila natutumba. Ganun po nangyari, Your Honor. That's reality on the ground. Okay. So, anyway, napunta tayo dyan sa mga nanlaban, ano? Dito muna tayo, sir, sa ano, vigilante killings. Kasi lumalabas dito, aside dun sa mga nanlaban, yung legitimate operations na sinasabi nyo, malaki yung number nung mga pinatay because of yung mga naka-bonnet, mga vigilante, riding in tandem, kung ano-ano. Nagbigay na ba kayo ng order, sir, sa PNP na ihinto na yung mga RD ninyo, mga PD, na pagka hindi nila napigilan itong vigilante killings, ay i-relieve nyo sila? Dahil, ano na ito eh, parang anarchy na ito. So, ano sir ang course of action nyo dun sa alarming number ng vigilante killings? Right now, Your Honor, these cases are considered as classified as death under investigation. So, ongoing po investigation nila, and I am encouraging and I am pressuring my subordinate commanders to fast-track the investigation, Your Honor. Eh, paano, sir? Eh, continuous yung patayan eh. And it's happening under your watch now. Pagka nagtuloy-tuloy ito, maraming mag-interpret nito na you are condoning or tolerating yung mga vigilante killing, sir. Alam mo, Your Honor, isa lang po, ang susi nito lang lahat. Sana mag-order si Presidente Duterte sa amin na you stop the war on drugs at pabayaan na lang natin yan. Pag kami po'y pagod na, sus trabaho na ito. Kung tutusin, sobrang na po pagod na yun. Marami ng polis ko na mamatay. Gusto ko na kung ihinto ito kung tutusin. Well, magsabi lang sa Presidente, tapos na. Ayaw ko na. Well, General, na we sympathize with your plight. Hindi natin pinapahinto itong operations ninyo. And in fact, just to be clear, itong hearing ba, habang nag-hearing ba tayo, ay humihinto ba yung operations on the ground, sir? Hindi po, Your Honor. Hindi. So, dahil po, tuloy-tuloy po ito. 6 months lang yung binigay sa amin ni Presidente na tapusin ito. Kaya tuloy-tuloy po ito. Okay. So, hindi mabiblame na dahil dito sa hearing ay naapektuhan yung operations nyo on the ground. So, nililiwanag ko lang yan. Ngayon, ang sinasabi ko lang dito is hindi natin pinapahinto yung war on drugs na programa ninyo. Pero ang sinasabi natin dito, yung vigilante killings, eh, sinasabi nyo, wala kayong kinalaman doon. Wala ho ba kayong kinalaman doon, sir? Wala po, Your Honor. Wala. Malumpa ko sa'yo talaga. Yes. Wala kong kinalaman yan. I believe you. I believe you, sir. Pero nga, since wala kayong kinalaman dito, why is it happening and why are we allowing it to happen? Pwede nyo naman, sir, bigyan ng directive yung mga PD ninyo na pagka hindi nyo nahinto yung mga vigilante killings na yan, i-relieve ko kayo. Pwede yun, sir, eh. Pwede, Your Honor. Pwede, sir. Pwede, pero hindi nyo pa, sir, na bigay yung order na yun. Hindi pa. Mayroon akong directive dyan na talaga investigahan nila, Your Honor. Mm-hmm. But right now, yung aking mga tao kasi, Your Honor, is busy dito sa war on drugs. Nakita ko po, maraming namamatay, ay naamin ko, maraming namamatay ng mga death under investigation, allegedly vigilante killings or syndicate killings na sila nagpapatayan. Pero ito po yung aming kampanya ngayon is nasa amin po yung momentum, kaya hindi po kami, ayaw kong sabihin ko naman sa kanila na i-relieve ko kayo,
Oh, tatanggalin ko sa pwesto dahil yung death and investigation niyo hindi niyo na nabigyan ng tuldok, hindi niyo na ipahinto. Samantala nakikita ko man on the other side na maganda po yung takbo ng kanilang kampanya sa droga at napipil po ng mga taong bayan na nagiging safe na po sila. So, unfair din sa aking commander kung right there and then tatanggalin ko sila dahil sa death and investigation. Nakikita ko na maganda yung takbo nila, natutuwa yung mga tao dahil safe na sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kalsada. So, well, babalas ko po, Your Honor, babalas ko po. Okay. Stop the war on drugs at pabayaan na lang natin yan. Pag kami po'y pagod na sa trabaho na ito. Kung tutusin, sobrang na po pagod na yun. Marami ng polis ko na mamatay. Gusto ko na ihinto ito kung tutusin. Well, magsabi lang sa presidente, tapos na. Ayaw ko na. Well, General, we sympathize with your plight. Hindi natin pinapahinto itong operations ninyo. And in fact, just to be clear, itong hearing ba, habang nag-hearing ba tayo, ay humihinto ba yung operations on the ground, sir? Hindi po, Your Honor. Hindi. So, dahil po, tuloy-tuloy po ito. 6 months lang yung binigay sa amin ni Presidente na tapusin ito. Kaya tuloy-tuloy po ito. Okay. So, hindi mabiblame na dahil dito sa hearing ay naapektuhan yung operations nyo on the ground. So, nililiwanag ko lang yan. Ngayon, ang sinasabi ko lang dito is, hindi natin pinapahinto yung war on drugs na programa ninyo. Pero ang sinasabi natin dito, yung vigilante killings, sinasabi nyo wala kayong kinalaman doon. Wala ho ba kayong kinalaman doon, sir? Wala po, Your Honor. Wala. Malumpa ko sa'yo talaga. Yes. Wala kong kinalaman yan. I believe you, sir. Pero nga, since wala kayong kinalaman dito, why is it happening and why are we allowing it to happen? Pwede nyo naman, sir, bigyan ng directive yung mga PD ninyo na pagka hindi nyo nahinto yung mga vigilante killings na yan, i-relieve ko kayo. Pwede yun, sir, eh. Pwede, Your Honor. Pwede, sir. Pero hindi nyo pa, sir, na bigay yung order na yun. Hindi pa. Meron na akong directive dyan na talaga imbestigahan nila, Your Honor. Mm-hmm. But right now, yung aking mga tao kasi, Your Honor, is busy dito sa war on drugs. Nakita ko po, maraming namamatay. Ay, namin, ano yan? Your Honor, marami po kasi nag-surrender for convenience. Dahil takot siya, gusto lang nila ipakita na nag-surrender sila para hindi sila habulay ng polis. Now ngayon, the following day, nagkakandak ng bypass operation ng polis, sila na naman ang involved. At lumaban sila, kaya sila natutumba. Ganun po nangyari, Your Honor. That's reality on the ground. Okay. So, anyway, napunta tayo dyan sa mga nanlaban, ano? Dito muna tayo, sir, sa vigilante killings. Kasi lumalabas dito, aside dun sa mga nanlaban, yung legitimate operations na sinasabi nyo, malaki yung number nung mga pinatay because of yung mga naka-bonnet, mga vigilante, riding in tandem, kung ano-ano. Nagbigay na ba kayo ng order, sir, sa PNP na ihinto na yung mga RD ninyo, mga PD, na pagka hindi nila napigilan itong vigilante killing, sa i-relieve nyo sila. Dahil, anarchy na ito. So, ano, sir, ang course of action nyo dun sa alarming number ng vigilante killings? Right now, Your Honor, these cases are considered as classified as death under investigation. So, ongoing po investigation nila and I am encouraging and I am pressuring my subordinate commanders to fast-track the investigation, Your Honor. Paano, sir? Continuous yung patayan, eh. And it's happening under your watch now. Pagka nagtuloy-tuloy ito, maraming mag-interpret nito na you are condoning or tolerating yung mga vigilante killing, sir. Alam mo, Your Honor, isa lang po, ang susi nito lang lahat. Sana mag-order si Presidente Duterte sa amin na yung termination na po, Your Honor, sa mga listahan na binigay ng mga barangay kapitan ng BADAC at saka yung listahan na galing sa police station. Itong mga nasa lista ng watch list po natin sa mga drug personalities. So anong wala rin tayong pinangahawakan sa kanila, in short, sir?
When you say pinanghawakan na hard evidence, wala po. Kasi kung may hard evidence tayo, hindi lang watchlist yan. Talagang pinailan natin ang kaso. Okay. Marami po tayong alam kasi na nag-operate dyan based on reports sa intelligence na talaga sila ang involved. Pero iba po yung intelligence, iba yung investigation. So anong ginagawa natin, sir, doon sa mga nagsosurrender? Pag kinakatok natin sila na nandoon sila sa listahan, magsosurrender sila, anong plano natin gawin, sir, sa kanila? Para doon po sa mga users, Your Honor, alam naman po siguro natin lahat na tayo po ay kulang sa Drug Rehabilitation Center. Kulang po tayo sa infrastructure to cater to this numbers of surrenderers. Ang ginagawa po namin is binalik po na, after ng surrender nila, pinaprocess namin sila, kinukunan ng data, then after that, binabalik namin sa barangay kung taga saan sila, and we request the barangay captains, the barangay officials to monitor these people to let them report twice a day, once in the morning, once in the afternoon, para ma-monitor kung sila'y bumabalik sa kanilang dating gawi sa paggamit ng druga or pagbibinta ng druga. That's the most that we can do for the moment, Your Honor. Well, naintindihan ko, no? But yun na nga, may mga reports din dito na yung mga nag-surrender na in just a couple of days, sila naman yung mga tinutumba na, sir, ano? So, papat, sir. Your Honor, yung ating pong kampanya sa Dugay, walang pili. Mayaman ka man, mahirap ka man, police ka man o civilian, pag ikaw po ay kasama sa illegal na droga, talagang inoperitan ka namin. Number one po, let me explain. Yung case po nung mayor ng Albuera, si Mayor Espinosa, kaya po siya nakabalik sa kanyang pwesto. Dahil right after nag-surrender siya, wala po kaming haawak na warrant of arrest para i-detain siya. Now, hintayin na lang po natin, lalabas yung warrant. Kasi pag-surrender niya, nag-serve kami ng search warrant doon sa kanyang bahay. Marami tayong nakuha mga armas. Marami tayong nakuha around 12 kilos na shabu. Sigurado ito, pinailan namin ang kaso at paglabas ng warrant, huhulihin po namin siya. Sa ngayon po, why nakabalik siya sa pagiging mayor? Siguro tanungin natin yung DILG kung anong status niya. Basta kami, on the criminal side, on the criminal aspect of him, wala po kaming hawak, may panghawakan na para i-detain siya at pigilan siya na bumalik ng pagiging mayor. Okay. So, which brings me to my next question. So, itong narco list na sinasabi, ano ang basis nito, at least doon sa barangay level? Dahil, kunyari, sa AFP, meron tinatawag na order of battle, ito, binabalidate ito, tinatriangulate ito ng iba't ibang mga agencies. Yung dito sa PNP, ano ang basis, sir, netong mga narco list na ito? Binibigay ba ito ng mga barangay captain? Or anong, paano nyo ginagawa ito, General? Ang ito po'y... Dito sa mga, at least dun sa two cases na nilabas ng ating chairman, nakikita na yung mga statistics na nire-report ng PNP ay kasama yung mga ganitong mga kaso. So, kaya nga ako ay question the wisdom, bakit itong mga nasa baba ang tinitira when in fact, kung yung mga drug lords na malalaki, identified nyo na. And ito, based on the two testimonies, or for that matter, at least yung kay Mary Rose, parang naglilinis sila ng mga connection nila dun sa drug links at dun sa mga drug syndicates. So, bakit ganun yung naging strategy natin na dito sa pagsugpo nyo ng illegal drugs? Bakit yung mga mahihirap, yung mga pusher na, in this case, sila pa yung mga nagre-recycle ng mga droga, and in the case of Hara kanina, yung tatay na damay din,
Tapos yung Peter Lim, na yun yung in-identify nyo na, na talagang isa siya sa national drug lords, eh nakausap pa mismo ng presidente. And ngayon, he is walking freely. Tapos yung mayor na ipinarada natin, na sinasabi natin isang malaking drug lord, eh bumalik na rin sa probinsya. So yun yung hindi maintindihan dito sa tactics and for that matter, itong strategy ninyo. So paki-explain nga.